kamusta? Welcome back sa aking YouTube channel, Helbert Flores. At today mga boss, salamat nga pala sa MGI Philippines Ion Spec na binigay niya sa akin na eyeglass, anti-radiation at the same time anti-UV lights. Kaya nga, lalo na nag-edit ako, lalo na hawak-hawak ko yung cellphone ko. So, ang advantage nito mga boss, nandiyan naman yung video, panoorin nyo, hindi talaga makakapasok yung radiation at saka yung UV lights. So, again mga boss, Helbert Flores, abangan nyo yung mga video pa namin na i-upload. Salamat sa panonood. Ngayong araw mga boss, bibigyan ko lang kayo ng bagong content na makakatulong. At sana mapakinabangan nyo at maging update at information kayo sa lahat ng mga video na ginagawa ko kagaya nito. At so yun nga mga boss, alam naman natin ngayon na season na to, naka-quarantine tayo ng isang buwan. Maaring madagdagan pa pero sana nasa mabuting kalagayan kayo. Kung kami naman, okay naman kami mga boss. Marami lang talagang tenggang na piyesa yun. So, ganun talaga. Pakikisama natin sa quarantine. Huwag tayo masyadong matigas ang ulo para mas mabawasan yung infected ngayon. Ako, hindi ko na pinilit na magbukas para kung sakali man na may mga customer kasi nagchat-chat na pupunta dito. So, pasensya na po. Sarado po ako ng isang buwan. May benta o wala, magsasara po ako. Makikipag-cooperate ako ngayon sa quarantine. So, ngayong araw na ito mga boss, bibigyan ko lang kayo ng idea. Pag-uusapan natin yung yung regarding sa panghuhuli ngayon dun sa mga improvised na plaka. Yung mga improvised na plaka yung mga boss, yung sinasabi ko yung mga acrylic, tapos yung mga plastic na binibigay ng mga dealer. So ngayon bibigyan ko kayo ng idea with combo again ng LTO na ipag-combo ko. Sabi ko, legit ba yung panghuhuli nila doon sa improvised na plaka. So nag-reply naman sila mga boss. Kasi ang sabi ko, ma'am, hinuhuli kasi yung mga improvised plaka. Kung napapansin nyo, naalala nyo yung mga trending video. May trending post. Trending post na hinuhuli sila na yung plaka nila, yung mga improvised yung galing sa mga dealer. Diba kung napapansin nyo, galing sa mga dealer, yung mga maninipis na plastic na nakikable tie lang. So, yun yung improvised. Ngayon, ang sabi ko, piniyem ko ulit yung LTO. Sabi ko ganito mga boss. Okay, ipa-plus ko dyan yung combo namin ng LTO. So, nagtanong ako, good day po. Kumakalat po ito ngayon regarding sa plate na bawal daw ang D-steel plate na plaka. Kasi, hinuhuli yung mga plastic plate na ini-endorse ng dealer. Ano po ang standard dito? So, yun yung tanong ko. Yung mga kumakalat na mga ikagaya nito, yung instant 1K na hinuli sila dyan sa Guadalupe. So, share ko sa kanya pati yung picture nung nakita kong viral. Ngayon, nag-reply siya. Good day. Ang paggamit po sa improvised na plate o plaka ay mayroon pong dapat na authorization. So, ibig sabihin mga boss, hindi ko lang alam kung pinapaliwanag ito sa mga dealer. Kasi, syempre, pag kumuha ka minsan ng motor, wala naman talagang plaka pa yan. Depende kung may repo. Pag hindi yan repo, wala yan. Plaka, matik. Ang ibibigay sa'yo yung plastic na naka-cable tie. Ngayon, yung mga plastic na sinusulatan ng mga number, yun ang ibibigay sa'yo ng mga dealer. O yung ibang mga dealer dyan na malalaki. Ngayon, sabi ko, yung temporary plate na ibinibigay ng dealer, authorized po ba? Yung plastic kasi yun eh. Sabi ko, plastic po kasi yun eh. Authorized ba yun? Ngayon, ang sabi niya,
Nag-reply siya. Kailangan nyo po kumuha ng authorization na use improvised plate sa LTO ang mother file nyo. Halimbawa, kung yung binigyan ka ng dealer bagong motor mo, syempre pag bagong motor mo, plaka. Wala pang plaka yan eh, MP files pa lang. Ngayon, bibigyan ka, sabi nila, kumuha ka ng authorization. So, parang hassle, diba? Kasi, paglabas ng motor mo, walang plaka, wala tayong choice. Kaya, sabi niya, kailangan yung kumuha ng authorization to use improvised. Ayan, improvised plate sa LTO. Halimbawa, kung saan ka nakarehistro, dun ka hihingi ng authorization na gagamit ka ng improvised na plaka. Kasi, yung iba kasi mga boss, nagkalat ngayon yung mga plaka na kakaiba. Mga plaka na plate, pero may mga iba-ibang design. So, hindi ko lang alam kung hinuhuli. Kasi ang hinuhuli lang talaga ngayon, yung mga plastic plate. Tapos sabi ko, legit ba talaga yung panghuhuli nila? So, siguro medyo busy yung LTO mga boss. So, hindi pa po nakakapag-reply. Pero, ang guidelines niya mga boss, ang guidelines, ang pinaka-guidelines, paglabas ng motor, saka sa ubago o bago, kanbo, repo, wala namang plaka. Ang gagawin mo, pupunta ka sa mother file. Halimbawa, ang nakalagay, Pasay LTO. Pupunta ka sa Pasay LTO, hihingi ka ng authorization na yung plaka mo is improvised. So, yun yung unang step. Tapos, pangalawa, magpapagawa ka ng temporary plate. Hindi po plastic, hindi po acrylic, kundi steel plate na ayon sa standard. Huwag nyo nalagyan ng kung ano ng design. Ang ilagay nyo na lang, kung ano talaga yung, halimbawa kung MB file, MB file lang muna ilagay mo. Dealer name, yan nakalagay dyan. MB file, dealer name, tapos region. Tapos nakalagay, registered o kailangan mo ng authorization, tapos papagawa ka ng plaka na steel. Yung standard mga boss, yung basta ENN, Airbag standard na plaka na nire-request ng LTO. So, huwag nyo nalagyan ng kung ano mga design. Ilagay nyo na lang yung standard plate na nakalagay na kung ano yung nire-request ng LTO para less hassle mga boss. Huwag na kayo maglagay ng kung ano kasi yung iba minsan pula, pink, blue, black, diba? Sundin na lang natin yung standard para iwas abala mga boss. Alam naman natin na marami talaga ngayon pag may nakitang mali dyan sa plaka mo, dyan sa motor mo, sisitayin at sisitayin ka mga boss. Kaya sana mga boss, again ha, kung yung motor mo ngayon naka-plaka na plastic, acrylic, sana kung maging back to normal na tayo mga boss, asikasuin mo na yan, palitan mo na siya ng mga steel plate, plaka na parang plaka talaga ng ng motor. So asikasuin mo yun mga boss, marami naman dyan sa online mga nagbibenta ng mga plaka na check nyo na lang kung legit. Ayoko na mag-recommend na gumagawa ng plaka para wala tayong problema. Ngayon, kung meron dyan mga nagbibenta ng mga plaka, nagpapagawa ng plaka, pagawa kayo sa kanila. Asikasuhin nyo na umaari para pag halimbawa naging back to normal na po, awa ng Diyos, ang sitwasyon dito sa Metro Manila, sa Pilipinas, pagbalik, hindi na kayo masisita. O kaya hindi kayo masita-sita. Para wala silang makitang mali dyan sa motor mo. And again, dun lang tayo lagi sa standard. Diba? Sa standard nung plaka, yung nire-request ng LTO, para iwas tayo sita, iwas abala mga boss. And again, huwag nyo kalimutan na mag-like at subscribe mga boss sa aking YouTube channel, Helbert Flores Window Shop. Sana na nasa mabuting kalagayan kayo na kayo muna maglalabas mga boss. Alam naman natin tumataas yung case ngayon.
ng infected. Hindi natin kilala, hindi natin alam kung sino yung nakakasalamuhan natin mga tao. Sana wag na muna kayo maglalabas. Stay at home lang muna tayo mga boss. At manalangin tayo sa Diyos na sana wag tayong pabayaan. Helbert Flores, Window Shop, salamat po sa panunod. So, shoutout lang muna tayo mga boss. Shoutout nga pala kay F. Jazz Guevara. Pa-shoutout daw kay Fran Francesca Jazz. Happy birthday sa'yo, sa anak mo, kay Francesca po. Happy birthday. Tapos, yan. Pa-shoutout dyan kay Moto R Diary. Yan, shoutout dyan kay Lenzo Tambiahero, kay Jau Moto Vlog, Edride Moto Vlog, yung mga tropa natin dyan, at saka si... Yan. Shoutout dyan kay Joko Cortez. Salamat po sa panunood, sir. Salamat. Shoutout kay Carlo Jim Ligaspi. Salamat po sa panonood. Salamat, sir. Shoutout kay Glenda Sanchez po. First, laging nauuna to sa video ko eh. Salamat po. Salamat po, madam. Salamat. Salamat sa panonood nyo. Comment lang kayo. May pagkakataon tayo mag-shoutout ngayon kasi mahabang oras natin. Review natin lahat ng mga shoutout nyo mga boss para may shoutout ko. Again, salamat po sa panonood.